patuloy na paghahanda ng ARMM sa nalalapit na pagpasok ng Bangsamoro government, muling tinipo ni ARMM Governor Mujib Hataman ang kanyang gabinete at mga opisyal ng iba't ibang ahensya para sa isang expanded cabinet meeting noong 14 ng Enero. Ito ang unang opisyal na pagpupulong ng rehiyon sa taong 2015. Ayon kay Governor Hataman, layunin ng pulong ang mailahad ng mga departamento at ahensya ang kani-kanilang estratehiya at inisyatiba para sa mas maayos na turnover ng lahat ng mga dokumento para sa susunod na pamahalaan ng Bangsamoro. Kaugnay nito, muling ibinalik ang Upland Gisa o Governor's Initiative on Strategic Assessment na sinimulan noong nakaraang taon sa pangunguna ni Governor Hataman. Isa itong proseso ng pagtatasa kung saan ang bawat ahensya at departamento ng rehiyon at mga provincial offices nito ay mag-uulat ng kanilang mga napatupad na programa at proyekto kasabay ng pagsusuri at pagtumbok din sa kalakasan at kahinaan ng mga ito. Paraan din ito upang masiguro na talagang na-implementa sa mamamayan ng ARMM ang mga inaasahang proyekto para sa kanila. Yung Upland Gisa Part 2, pero ito ho ay bahagi na to ng preparasyon natin sa transition dahil anytime soon na may papasang batas, ang maganda ay lagi tayong handa. Ang magiging ambag natin sa susunod na gobyerno ng Bangsamoro ay hindi masalimuot na trabaho, kung hindi isang masinop na trabaho ang ililipat natin sa kanila. Noong nakaraang linggo, una nang nagulat ang DepEd, kasunod ang DAF, BIFAR, DOLE, DSWD at DOTC. Sana yung mga tagumpay natin noong nakaraang taon, ang sigla at tuwa natin noong mga nakaraang taon ay lalo pa nating pagbutihin ngayong taon. Mula sa Autonomous Region in Muslim Mindanao at ng Bureau of Public Information, ako si Sheila May Piang de la Cruz para sa The Working ARMM Government.